kalidad, may naka-impact na mga paputok sa lugar ng Papatrol Michael Galizo. Nagiba ang mga sementadong pader, bumagsak ang mga kisame at wasak ang mga gamit sa bahay na ito sa Holiday Village sa Imus, Cavite matapos ang pagsabog kaninang umaga. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagsiklab sa loob ng bahay hanggang sa katabi nitong parking area. Nagliparan at bumagsak sa kalsada ang mga debris tulad ng mga firecrackers na sunod-sunod na nagputukan sa daan. Pati mga bahay sa kabilang kalye, may mga sira din. Ala ko, dito sa amin nung may tinamaan na kulog, parang kulog. Nagulat ako, talagang biglang dito sa tindahan. Tapos napatakbo din yung anak ko kasi sa kisame namin sa kabilang kwarto, bumagsak din. Sobrang lakas, parang granada. As in, malakas talaga siya. Ano ba napaluhan ka naman ito? Hindi, wala akong nakakalam dito. Ako nga po, hindi ko alam na may tao pala dyan eh. Tatlong miyembro ng pamilya na nakatira sa bahay ang sugatan sa pagsabog at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa ngayon ay malakas pa rin ang amoy ng pulbura dito sa Holiday Village. Sa sobrang lakas ng pagsabog, nagkalat sa kalsada ang iba-ibang debris tulad ng mga yero, kahoy at paputok at pati mga bahay na malalayo ay nadamay din. Patuloy pang kumakalap ng impormasyon ang BSP kung paano nangyari ang pagsabog. Ayon sa pulisya, maaga umanong nag-imbak ng paputok ang pamilya para ibenta sa Disyembre. According to sa amin na interview doon sa anak na nasa ospital, talagang bumili na siya nitong July to August. Bumili na siya ng mga paputok. Parang kasi nag-ano na siya eh. Nag-abensa doon ng mura. Bawal at napakadelikatong mag-imbak lalo na po yung ganyang mga paputok. Kasi po yung mga paputok na yan, kahit na yan eh, mabasa. Mabasa na ng tubig, posible rin silang sumabog talaga. Kaya talagang lalo na ako sa sarili mong bahay. Nasa 5 bahay at 6 na sasakyan ang nasa tala ng PNP na nasira sa pagsabog. Wala pa namang kapitbahay ang nagsampa ng formal na reklamo sa pamilya. Michael Galizo, ABS-CBN News.